Napag-usapan natin ang patungkol sa pagdating ni Cardinal Nicolas. Itong Cardinal na ito ay walang awa sa ibang tao, pero napaka-soft daw nito pagdating naman kay Hinata. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Hindi lang iisa yung mga Majins. Maraming mga Majins dito. Ang kanilang fighting ability ay mas malakas compared sa may average na Holy Knight. Tapos mayroon pa silang ultra speed na regeneration para ma-regenerate ang na-receive nila na damage. Mabuti na lang at mababa ang kanilang level of intelligence. Kaya kahit papaano ay nagawa silang ma-suppress ng mga kasamahan nitong si Hinata. Then nagsalita itong si Testarossa na medyo malakas nga daw yung mga monsters kasi may mga subordinates daw siya na tinalo nitong mga Majins na ito. Binigyan daw kasi sila ng order itong si Lord Rimuru na mag-retreat sila bago sila mamatay. Kaya hindi rin sila nakapag-gather masyado ng mga info. Ang mga subordinates itong si Testarossa ay tinatawag na The Devil Chevaliers. Ang bawat isa sa kanila ay mga special A rank na mayroong existence value na over 100,000. Kaya hindi talaga nakakapagtaka na natalo nga yung mga magical inquisitors. Kasi maging itong mga Devil Chevaliers nga nitong si Testarossa na mas malakas sa kanila ay napilitan na mag-retreat dahil hindi nila kaya ang kanilang mga kalaban. Tapos nakatanggap ulit ng panibagong information itong si Hinata na itong mga experimental subjects daw na tinutukoy dito ay napag-incarnatan daw ng mga angels. Ang ilan daw sa mga ito ay naging mga monsters na lang na walang kahit anong naiintindihan. Ang alam lang nila ay mag-cause ng destruction sa kung saan saan. Habang meron din naman daw na nagawang ma-maintain ang kanilang mga sariling ego. Ang mga kalaban daw na capable na talunin maging ang mga Devil Chevaliers itong si Testarossa ay walang duda na mga under nitong si Michael. After marinig ito ni Hinata ay napakamutuli siya. Pero nagpasalamat siya kay Testarossa kasi dahil daw sa training na ginawa nitong mga ito sa mga Holy Knights nila ay nagawa ng kahit na isang common lang na Holy Knight na maging powerful enough para tapatan ang mga kalaban na kasing lakas ni former Demon Lord Clayman. However, ay kahit na malakas na daw itong mga ito ay ibang level daw ang kanilang mga kalaban kaya hindi daw advisable na isama pa nila itong mga ito. Lalo na ngayon at meron nga ditong signs ng mga tauhan ni Michael na kapag decide itong si Hinata na hindi sila magpapadalos-dalos na magpadala ng mga soldiers dito. Nagtanong muna siya kay Nicolas kung meron daw ba itong ihatid na message sa kanya na galing kay Rumina-sama. Sabi naman ni Nicolas, oo nga daw pala. Sabi daw ni Rumina-sama, hindi naman daw ito urgent matter. Pero right now daw, hindi nila kaya na magpadala ng mga reinforcement kina Hinata. Ibig sabihin nun, under attack rin itong Roberius. Kaya kailangan rin nila ang lahat ng mga fighters nila dito. The fact daw na hindi nila gustong mabawasan ng forces nila doon ay nagpapahiwatig na malaki rin talaga ang threat sa main nation nila. Kaya ngayon ay walang maaasahan ibang forces itong sila Hinata. Sila-sila na rin lang ang kailangan na mag-deal sa mga ito. Sabi ni Hinata ay mahihirapan daw talaga sila dito. Mahirap daw kalabanin ang mga enemies kung itong mga ito ay pinag-incarnate ng mga angels. Kasi ang bawat enemy na may angel ay nagkakaroon ng light attribute. So hindi na agad effective sa mga ito ang purification barrier na pinaka-trump card ng mga Holy Knight against normal monsters. Hindi sa mga ito gagana ang kanilang usual tactic. Naisip dito nitong si Arnold na itong si Raynor daw siguro ay successful incarnation din kasi nabalitaan niya nga daw na ito ay kabilang na sa mga nasa death row at usually ay mga death row prisoners ang ginagawang subjects for experimentation. Kaya malaki daw ang chance na nakapag-acquire ito ng napakalakas na power. Nung na-realize nila ito ay medyo namudla sila. Tapos lalo pang lumala ang pagkamutla nila nung ini-confirm ito nitong si Testarossa. Sabi kasi ni Testarossa ay hindi lang daw ito basta-basta possibility. Sigurado daw siya na ganito talaga nangyari. Kaya in that case, hindi na ito kayang i-handle nitong sila Hinata lamang. Kailangan na mag-intervene ng forces nitong sila Testarossa para makipagtulungan sa kanila. Tinanong ni Testarossa itong si Hinata kung ano daw ang balak nitong gawin at sumagot naman itong si Hinata sa kanya na alam niya na daw ang gusto mangyari ng mga kalaban. Pero kailangan pa rin daw nilang i-make sure na tama itong kanilang mga hinala. Kaya kailangan nilang i-confront directly itong mga ito at manghingi ng sagot sa kanila mismo. Pero kailangan mag-ingat nitong si Hinata dito dahil inakusahan nga siya na siya ang pumatay sa may-hari. Kung normal ang situation sa Ingrasya ngayon, magkakaroon pa siya ng time para iabswelto ang kanyang sarili sa may korte. Pero dahil wartime nga, iba ang usapan dito.
Kapag napatay bigla itong si Hinata, eh hindi na siya mapaglilitisan at tatanggapin na siya nga ang pumatay sa kanilang hari. So merong option dito itong si Hinata na ngayon dapat ay magtago muna siya. Kaya nagsuggest itong si Nicholas sa kanya na what if mag-retreat daw muna sila pabalik sa may Roberius. Kasi meron naman daw mga transport team sa may capital. Tsaka meron din daw transfer spell na available dito. As long as safe daw ngayon itong si Hinata sama, eh malilinaw daw nila later on kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Nag-agree naman itong si Hinata na magandang idea nga daw yon, pero hindi pa rin siya pumayag dito. Kasi sabi ni Hinata, eh imposible daw na ganun ang gawin nila. Kasi oo nga, makakatakas nga daw sila kapag sila-sila lang ang tumakas dito. Pero paano naman daw yung mga attendees na umattend nga sa may world conference na ito? Mga importanteng tao daw ang bawat isa sa mga ito. At once na nai-hostage daw sila ng mga kalaban, eh wala din silang choice kung hindi ang bumalik rin dito. Kaya kailangan nilang manatili dito sa may Ingrasya. Hindi lang kanilang sariling kapakanan at kanilang seguridad ang kailangan nilang isipin. Kahit na madungisan ang kanyang reputasyon, eh kailangan yung protektahan itong mga attendees. Kaya wala talaga silang ibang choice kung hindi ang makipaglaban at i-defend itong Ingrasya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.